Sa iba pang pangunahing balita, nirerespeto ng mga kongresista ang statement ng pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa mga kongresista na para ito sa ikabubuti at para po sa kapayapaan ng bansa. Si Vic Sumintak sa balitang yan. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko, parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nirerespeto po natin ang ating mga kapatid sa Iglesia. Niliwanag ni Ortega na wala pang opisyal na posisyon ang majority group sa Kamara kaugnay ng isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayon kay Ortega, nakapokus ang liderato ng Kamara sa mga legislative agenda na kailangang pagtibayin bago matapos ang 19th Congress. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun, lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Niliwanag naman ni Ortega na constitutional duty ng Kamara na aksyonan ang impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, nakahanda naman ang Philippine National Police o PNP na maglatag ng sapat na seguridad sakaling matuloy ang pinaplanong mapayapang rally na inihanda ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Gene Fajardo, wala naman silang ginagawang espesyal na paghahanda para sa natural aktibidad. Kung ano-ano niyang inilalatag nilang seguridad tuwing may mga rally, ang ibang grupo ay pareho rin ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng opisyal, umaasa sila na makipag-ugnayan ang Iglesia ni Cristo sa mga lugar na pagdarausan ng rally. Inaasahan din nila na kukuha ang INC ng mga kukulang permit kung sakali na magsagawa ng rally sa labas ng mga Freedom Park. Sa harap nito, tiniyak rin ng pambansang pulisya na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa hanay ng INC na sasama sa gagawing rally. Una nang inanunsyo na ginagawang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para sa payapang rally upang ipahayag ang pagpabor nito sa posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sumasang-ayon sa isunusulong ng ilang sektor na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng gobyerno. Wala pa po akong information as to the official coordination made by the INC representatives po. Kung ito po ba ay coordination po nila will be on a national scale o per region or per probinsya po or according dun sa local po nila. But just the same, kung magiging localized po yung coordination po dito sa kanilang pagkilos po, ay ready naman po ang PNP po to provide the necessary security doon po sa mga venues na pagdadausan po nitong kanilang activities po. Samantala, pinaboran ng mga senador ang gagawing mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbinsido mga mambabatas na magdudulot lang ng pagkawatak-watak ang nasabing hakbang at makadaragdag lang sa mga problema ng bansa. Detalya sa live report ni Mean Corvera. Mean! Ali, kung ang mga senador ang masusunod, nais nila na hindi na sana umusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
ito nila ay is a divisive move at maaari makaapekto sa lahat ng estado, lalo na sa ekonomiya ng bansa. Pero sakaling dumating daw sa Senado ang reklamo laban sa Vice Presidente, wala silang magagawa kundi aksyonan ito. Patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. Yan ang pananaw ni Senate President Francis Escudero sa maikinakasang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang anumang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Escudero, may karapatan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o sinumang mamamayang Pilipino na itulak ang sa tingin nito ay makakabuti sa bansa para pahupain ang anumang gulo na maari magresulta ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Aminado si Escudero na ang anumang impeachment magdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Suportado rin ni Senator Cynthia Villar ang hakbang ng Iglesia ni Cristo dahil ang anumang impeachment hindi makakatulong sa bansa. Ang dapat anyang atupagin ng mga nagsusulong ng impeachment ay pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga biktima ng sunod-sunod na kalamidad. I agree with that. Siyempre, pag nag-impeachment, magiging divisive yun and it's not good for the country. So, mabuti na lang na wag nang mag-away. Kasi importante sa country na we're united in helping the country develop. Maraming problema ang bansa natin, lalo na kagaling-galing lang natin sa mga disaster. So, wag nating guluhin ang bansa at tayo magtulong-tulong para tulungan yung mga tinamaan ng mga disaster. Si Senador Ronald Bato de la Rosa nagpasalamat sa Iglesia ni Cristo dahil sa hangarin itong pigilan ng anumang pagkakawatak-watak ng mga kababayang Pilipino. Sana raw makinig at sumang-ayon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo sino man ang nagtutulak at nasa likod ng impeachment. Kung si Senator Juan Miguel Zubiri naman ang masusunod, dapat nang magpatupad ng ceasefire sa politika. Malinaw naman kasi anyang magiging resulta ng impeachment ay ang pagkakawatak-watak hindi lang ng mga politiko kundi ng taong bayan. Umaasa rin si Zubiri. 70% of all the news. Merry Shopping Christmas! Nang 6 na oras na martial law at mga kilos protesta. We have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto ko po namin ceasefire muna at this point in time. Tingnan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No, I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So ayaw naman po natin na mangyari yun, na magkaroon ng catalyst. Alin sa ngayon, wala daw ginagawang preparasyon ang Senado para sa anumang impeachment laban sa Vice Presidente. Ang kanila daw huling linggo ng sesyon ay guguhuli nila sa paghahabol sa pagpapasa ng mga panukalang batas na kasama sa legislative agenda ng Marcos administration, kasama na dyan yung panukalang pambansang budget. Ali. At mayan, mukhang lahat ay tumatalima doon sa apela, no, panawagan ni Senate President Jesus Gudero. Na huwag muna magkokomento sa merito ng nangyari ngayon. Just in case kasi kung isang pa sa kanila yan at uupo sila bilang mga West, no? Convened as an impeachment court ang Senado, ay malalagay sila sa alanganin kapag ngayon pa lang ay meron na silang prejudgment nung darating sa kanila na kaso. Mukhang tumatalima naman, ano, Mayan? Tama ka dyan, Ali. Maliban dun sa kanilang mga sariling sentimento tungkol sa pag-usad ng impeachment ay hindi nila tinatalakay yung mga kasong kinakaharap laban sa ng Vice Presidente. Okay, maraming salamat. Mayan Corvera na good at live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita,
i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.